This is the update of New York Model House with ongoing trellis. Please watch this. Good morning everyone and welcome back again dito sa ating YouTube channel. And for today's video po, ay i-update natin yung ating mga buyers na bumili ng property dito sa Anyana Andaltanza for the New York, Tokyo, and the Paris dahil meron na po siyang progress ngayon araw na ito guys. So today is Tuesday, so February 22, 2021, and maganda po yung offer natin because this is a real estate property which is pwede mo siyang magiging usable mo, pwede mo rin siyang i-marketable, pwede mo rin siyang patirhan, no? Pwede mo siyang pangregalo. Well, para doon sa ating mga buyers na bumili na po ng property through us, through Ami Neptune Group, Ray Miliada Group, and then the other group. So this portion, this video po is pang kalahatan, and I am very thankful dahil umabot na po tayo sa 810 subscribers. So I am very happy today. Well, this video is for you. Watch this, no? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please stay tuned. Alright, nandito na ulit tayo ngayon sa Anyana Andaltanza. So itong kalsada na to guys is Atanza Treasure Road, and this is our main road, no? So this 4-lane po is a commercial area po ng Anyana Andaltanza, which is guys, nakita nyo po ba yung kalsada na to? Nandun na sa dulo. Well guys, progress na po yan. Nandun na siya sa dulo. So ang dugtong po niyan is Open Canal Daang Hari Extension MCX SLEX papunta kayo ng NAIA. So meron kayong dalawang kalsada na malalaki na magdadala sa iyo papunta ng NAIA Airport. So nandito tayo ngayon sa Bel Air West dahil ito po yung ating ito turnover this year, no? So para doon sa ating para doon sa mga bumili ng property last 2018 May, kasi nag-open kami nitong Anyana 2018. This is rollout. So may mga baka pa yun dito guys, no, before. But now, ito na siya, developed na. May mga kalsada na and naglalagay na po sila ng mga fencing. Ayan na po guys. Oh. Well, dahil po sold out na po itong Bel Air West, at ipapakita ko naman sa inyo ngayon ito ating mga model houses, no? Yung progress ng ating model units. All right. So para doon sa ating mga clients po na bago pa lang dito sa aking YouTube channel, maraming salamat po at nagsasubscribe po kayo kasi this video po is magiging documents video na po natin. Tingnan lang po natin kung ano po ang update nito after 5, 10, 15, 20. So magiging documents natin at pagpapasalamat natin to guys dahil mayroon tayong documents na. Okay po. Right. So good afternoon everyone. My name is Ray Miliada, Division Manager dito po sa Antel Grand Village and Anyana. In this video po is to aware and to update all the buyers ng Anyana in Andaltanza, and also para doon naman sa gustong bumili ng property, either lot or house and lot or commercial lot. Well, this video is for you dahil nasa pre-selling stage pa lang po tayo, guys. Anyway, ito pong bahay natin na nasa harapan ko po, this is our New York model house. Meron tayong dalawang variant nito po, no? Yung kulay, no? Isang brown and then isang yellow and then with touch of white. Right? So makikita nyo po ngayon itong New York model natin, yung isa walang trellis and this model house meron siyang trellis. Pero pag may trellis po siya, mas lalo siyang magandang tingnan guys, no? Kung nai-imagine nyo po, kasi positive po yan siya. And then later on, pag na-turn over sa inyo yung inyong pong bahay, then lagyan nyo po siya ng slab, then bubutasan nyo po or magkakaroon kayo ng access dito sa master's bedroom nyo, which is maganda po yung magiging facade at outcome ng inyong pong unit. Anyway, maraming po nagtitripping ngayon guys, no, dito po sa ating project kanyana. Well, ito pong New York model house with a lot area of 125 square meters and with a floor area of 130.35. So it has 4 bedrooms, 3 toilet and bath, concrete car garage, carport, and meron siyang living area, may dining area, and setbacks po sa harap and then sa likod. Well, so ito tour namin kayo, no, for this a New York model house. So ito yung pinaka parking area mo guys.
which is lalatagin po yan siya din sa sementuhan. So, and then yung inyo pong pinakaharapan po, you have the 3 meters na setback, which is maganda yan siya, no, for your landscape area. So ito po yung ating facade ng bahay. Well, maganda siya ngayon dahil this is our model unit. Nung pakita ko po sa inyo itong ongoing na model house at yung ating turnover unit. Kapag po ang bahay ninyo or ang lote ninyo is nasa inner lot, yung house natin po is a single firewall. Pero kapag naman po ang binili ninyo is corner lot, ang house po natin is magiging single detached. So single firewall and single detached po ay magkaiba sila. So pag single firewall, naka-attach yung isang wall. Pero pag single detached, nasa gitna po yung inyo pong bahay. Well, sige, pasukin natin siya, guys. So pagpasok niyo po, you have this porch area. Well, check natin kung open siya ngayon, no? Kasi this is our model unit. So this is the update of our model unit. So makikita nyo po yung ating mga wall. May accent tayong wood, no? Kasi modern na po yung ating design sa loob. And yung flooring natin, guys, brown. So this is a tiles, 60 by 60 tiles. And of course, this is your living area. And ongoing po siya ginagawa ngayon. Okay, makikita nyo po yung ating ceiling is napakataas din niya. Then, meron po yung mga baseboard. Pero yung baseboard niya, medyo cute. Maliliit lang siya. So, nakikita nyo pong baseboard. No? Pero maganda rin. Then, dito sa ibaba, ito yung one room. Ayan. So, maganda yung accent nito ngayon kasi meron siyang wood. Pero pag pininturahan niya siya at, yes. And then guys, dito sa wall na to, mirror po ang ilalagay nito. Ayan. Okay. And alright. Check natin sa itaas. So sorry, no, very sakit sa taing yung gawa, no? But anyway. So this is the second floor. So, dito sa taas, bare pa lang siya, pero alam ko inaayos nila yan kasi ginagawa nila to, guys, kasi meron po itong target kung kailan po matatapos. So, this is the second floor. Meron siya ditong 3 bedrooms, 2 toilets. So, this is the common CR sa itaas. Medyo magulo lang siya. At, so, yung flooring nila is ganito po. Ayan siya, guys. No? Then, check natin yung second room. This is the second room po. Wow. So, ipinapakita lang po itong design na to because we deliver din bare unit. So, we have a clean and bare type. So, kasi bare unit, pwede nyo siya gagawin yung design ng ating model house. Kapag bare naman po, papakita ko naman yung next video nito. So, this is the master's bedroom. So, cabinet and then mirror. Well, guys, so maganda yung design niyan. So, I think 2 months or 3 months pa. So, dito sa master's bedroom, meron siyang isang... meron siyang common toilet and bath dito sa master's bedroom. Okay. Alright. Oh, do not skip this video because this video is for you. So, puntahan natin ang ating turnover unit po. Guys, so dito naman tayo sa turnover unit ng New York Model House. So makikita nyo po, pag wala siyang trellis, is very open yung ating pinaka-carport. Pero pag may trellis po tayo, ayan siya, may poste siya. Medyo lumaki yung bahay natin at medyo mas maporma siya ng konti. No, lalo na kung ang slab nyo po dyan sa taas ng bubong, dyan sa pinaka-trellis area niyan, gawin nyo pong slab kasi poste naman siya. And then yung pinaka fencing niyan, mga glass, and then yung pinaka stainless po ang pinaka framing natin, kaya medyo mas maganda po. And then yung ating mga type, mga window type nito is a sliding
and then owning type mo dito po sa ating turnover. Okay, so this is our New York model house, one of the best selling model house natin dito sa Añana, Angeltanza. With the lot area of 125 minimum, then with a floor area of 130.35, so it has 4 bedrooms, then 3 toilet and car garage. Okay, so tingnan natin po. So ito yung turnover natin kapag no trellis. Kapag may trellis po, lalagyan natin ng trellis. So parang ganun na siya, guys. Ayan, may poste. Okay, so this is your parking area, and then this is your septic tank, and then you have that outlet, no, dito sa ibaba, sa labas. Then kasi po, kasi since ito yung parking area mo at magka-car wash ka, no, gagamitan mo siya ng pang-car wash, no, dito ka maglilinis ng iyong sasakyan, kaya meron siyang outlet, which is maganda. And then yung ating mga windows sa itaas is mga awning na siya. And even here, no, dito sa ibaba, awning type din ito, sliding po. Tapos dito sa likod, meron ka pa ditong 2 meters po na setback, which is later on, pag na-turn over sa inyo yung bahay, pwede nyo po siyang i-extend, lagan nyo po. So FYI lang po, no, kung magpapa-extend kayo ng bahay, be sure na meron tayong plano, draft, then pa-approve natin kay Ma'am Nancy. So obvious, hi Ma'am Nancy, shout out sa'yo. And of course, once approved din, saka natin siya i-blueprint. And magbabayad po tayo ng construction bond. Okay, kung gusto niyo pong malaman kung magkano construction bond, message lang po kayo. At sa mga designs na pwede rin po sa extension. Anyway, so moving forward, so check natin po yung ating buong bahay na New York model house. Okay, so palagi po tayong mayroon tayong 3 meters na setback. Makikita niyo po, no, meron na po tayong linya ng tubig, kasi bawat property meron po siyang linya ng tubig. And then yung ating pinaka monument, either po ang monument natin puno or bato. So meron tayong mga property survey, ang monument natin po either bato or puno. Okay, so this is the facade ng New York natin, which is very nice. And tingnan natin sa loob po. Pero marami na po ang bumili nito, dahil kapag house and lot po ang bibilhin nyo po, medyo practical kasi 15% lang yung down payment, provided na magagrant yung loan natin sa bank, no? Okay, kung gusto nyo po magpa-assist kaagad, guys, mag-reserve lang kayo, then kunin natin yung inyong income documents po para sa inyo pong bank loan. So this is your living area dito po sa ibaba. Ayan, medyo malawak. And then, this is the actual turnover. So, meron ka ring outlet dito sa gilid. Another one, you have the outlet, no? Pag naglagay kayo ng inyo pong mga appliances. And dito po sa area na to. This is your receiving area. And this is your bedroom one dito sa ibaba. Ayan. Maganda rin siya, guys. Malinis talaga siya pag puti. So this is your dining area. And this is your countertop, which is granite, no, block with double sink. Kung ano po nakikita nyo dito sa sa video, yan po yung magiging actual turnover ng bahay ninyo, guys. Pero po, bago namin ito turnover yung unit sa inyo, mayroon pa tayong natawag na punch listing. So whatever defect sa bahay at kailangan siyang i-align, so bago po ang house acceptance. Construction ng bahay na ito, guys, umabot siya ng 320 working days, hindi kasali ang Saturday and Sunday. Yung toilet and bath dito po sa ibaba. So this is the actual turnover po ng ating toilet and bath. Yun siya, guys. Ayan, no? Yung atin pong tiles dito sa gilid po is a 40 by 40, and then you have the outlet na po dito sa pinaka shower area. Yung atin pong bintana is awning type. Okay, ayan, ito yung lavatory mo. And then yung toilet, no, brand natin is HCG. Alright, check natin sa itaas po. Diba, malawak yung bahay, na medyo mas maganda siyang designan kasi malawak yung house.
Okay? This is the complete turnover po. Pero kapag bare type po, yung turnover natin, wala siyang tiles, walang kisame, walang partitions, then wala din siyang paint sa loob. Then pati sa taas, wala din siyang ceiling. Walang kisame. Okay, akit tayo sa itaas po. Yung atin pong hagdanan is a wood plank. Then yung atin pong handrail, ganito na siya guys. Then bilangin natin, no? Oro, plata, mata. 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 Oro, well, so gold, no? Ayan, ang ganda ng ating bahay, guys. So this is the second floor, which is you have this hallway and common CR sa itaas, this one, guys. Ayan. And may outlet na siya. Ayan siya, guys, na. Okay. So grab po kayo nito kasi pre-selling pa po ito sa New York. Okay, dito sa itaas medyo maliwanag kasi paglabas mo, pag dito sa hallway, meron siyang awning type na bintana. And then dito po, this is the second room. Yung flooring natin is a wood vinyl. Dito po, malaki ang room. And then maliwanag yung ating mga yung room na to kasi ventilated yung house. Ayan. Diba? Ang ganda. Alright. Now, let's check the third room. This is the third room. Wow, guys. Look at this. Wow. No, ang ganda din. Magkakasing sukat lang po siya. So, ayan po. And you have the access po dito na. In case, no, gusto nyo pong butasan yan pag na-turn over sa inyo yung bahay. So, para lagyan nyo ng pinto, pwede rin naman siya, guys. Basta na-turn over na yung bahay. Okay. Then, let's check the master's bedroom. This is the master's bedroom. Ang laki ng master's bedroom, no? This one po is, can accommodate a king size bed, no? Yung kabila, mga double. And then, of course, since itong portion to, guys, ito yung pinaka-parking area nyo. And then, nagtataka kayo bakit meron siya ditong bintana. Kasi ito po is a provision na later on, in case maglalagay kayo ng slab, pwede nyo pong pabutasan to. Then, lagyan nyo po ng yung trellis, no? Gawin nyo pong slab. At tsaka medyo maganda, mas malaki yung inyong pinaka-balcony area. Ayan. And dito sa master's bedroom, may sarili kang toilet and bath. Ayan, no? Ganda rin ng turn. Ganda ng turnover natin. Pati yung showerhead natin, guys, so magandang klase na rin siya. Ayan. Ayan, ito siya, guys. Ayan. So, magandang klase na po. Pati yung faucet natin, maganda rin siyang klase. Yan yung brand po. Ayan. Okay. Alright. Okay, so kung gusto niyo po mag-reserve nito, so the reservation for this unit is 30,000 pesos. Then ang down payment nito is 15% lang siya. Then the 15% is payable for 30 months, no interest po. So construction ng bahay natin kapag bank financing, pag nabayaran niyo na ng buo yung down payment plus letter of guarantee from the bank and low proceeds from the bank, then we will start the house construction. I give us 60 days pa for the processing of the building permits. Anyway, itong bahay na to, guys, pag pinasok natin sa bank, meron po siyang insurance doon sa bank charges. No? Alright, so kung gusto niyo po mag-reserve nito, kasi medyo konti na lang pong available natin, at we advise na kung gusto niyo pong bumili ng property, guys, mas maganda po reserve na kayo kasi habang yung price natin is naka-lock-in pa tayo. Kasi once magto-turnover, magkakaroon na po tayo ng launching nito, magtataas ulit yung ating price kasi every 3 months, nagtataas po ng
price itong atin pong property dito sa Añana. Anyway, so thank you so much po, and please don't forget to hit like and share this video to your friend, to your family na bumili na po dito ng property sa Añana. At least ma-update po sila every time na magpo-post po ako ng video. Maraming salamat po, and see you in my next video. God bless!